Binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng malakas na thunderstorm. Sandamakmak na putik at basura naman ang tumambad sa mga residente paghupa ng baha. At nakatutok live si Bon Aquino. Bon! Ivan Pia, umabot nga hanggang dibdib ang baha dito sa Cypress Village, Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Maging sa ilang kalsada sa Metro Manila, bumaha rin matapos nga ang malakas na pag-ulan kagabi. Animoy may buhawi sa labas ng mall na ito sa Pasig. Tila galit ang ulan at hangin. Nagtulungan na ang staff ng isang tindahan sa mall para maisara ang pinto. Ayon sa kumuha ng video, tumagal ng 5 minuto ang malakas na ulan. Buti na lang daw hindi bumaha. Lagpas hita naman ang bahang nagpalubog sa ilang kalsada sa Tondo, Maynila. Nasa likod lang ng estero ang barangay. Bukod dito, 2 pump ng Abukay Pumping Station ang hindi gumagana, kaya mabilis ang pagtaas ng tubig. Ang mga tauhan ng Barangay 202 gumamit na ng bangka para sa mga stranded na residente. Yung mga na-stranded naming mga constituents sa kanto ng Hermosa para makapasok sa, o makabalik sa kanilang mga tahanan, eh sinundo namin ng mga bangka. At yung mga papasok sa trabaho, inihatid namin palabas. Sa iba pang bahagi ng Maynila, hanggang gutter naman ang baha sa ilang pangunahing kalsada. Sa Espanya Boulevard, hirap makatawid ang ilang sasakyan. Kanya-kanyang hakot ng gamit ang mga residente ng West Riverside sa Barangay San Antonio, Quezon City. Nag-impake po talaga ako agad eh. Talagang umano po talaga ako. Hindi ko na po talaga inantay na umano kami ng anak ko sa loob. Tulong-tulong naman ang mag-anak ni Tatay Carlos Arana na maglinis ng kanilang bahay matapos itong pasukin ng baha. Nag-iba pa ang kanilang tindahan. Inakit ko lang, inakit yung gamit sa taas. Lahat ng gamit namin, inakit sa taas. Tapos yung mga, lahat ng gamit para iba yung rep, ilabas namin doon sa labas, sa kalsada. Tapos yung mga motor, lagyan naman namin doon. Dinala sa simbahan ang mga residente. Hindi naman makaliko ang truck na ito sa tapat ng 2 mall sa Quezon City. Hindi na rin kasi makausad ang trapiko papasok sa isang mall dahil sa baha. Bumaha rin sa Road 20 at sa Manga Street sa Roosevelt. Umabot hanggang dibdib ang bahang dulot ng malakas na ulan sa Barangay Tatalon. Ang mga opisyal ng barangay nagbangka na para ilikas ang mga residente. Pero tumanggi raw na magpalikas ang ilan dahil ayaw iwanan ang kanilang mga gamit. Paghupa ng baha, putik at basura ang tumambad sa mga residente. Nilinis nila ito kasama ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Nag-iwan din ang sandamakmak na basura at putik ang baha sa Araneta Avenue. Kagabi hanggang dibdib ang baha sa Cypress Village Condominium Apartment sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Ang ilang residente nagpasaklolo na sa social media. Sinisisi rin ang ilan ang baha sa kinoconstruct na riprap sa kanilang ilog. Hindi raw kasi makadaloy ang baha dahil sa mga basura at burak na bumara sa daluyan ng tubig palabas ng ilog. Pakiusap sana sa LGU o sa DBWH ay tuluyan na sanang asikasuhin doon. Maalis yung mga nakabarang mga basura at yung daluyan namin simula dito palabas ng ilog ay mabuksan, hindi masarhan. Matapos nilang ipahukay ang mga basura at burak, nakadaloy ang tubig at unti-unting humupa ang baha ngayong araw. Sa Maginhawa Street hanggang gutter ang baha, animoy ilog naman ang binaybay ng motoristang ito sa elliptical road. Paliwanag ng Pag-asa, thunderstorm ang nagdulot ng malakas na pag-ulan kagabi. Kahapon po ay may mga naganap na thunderstorm activity hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga ilang karatig lalawigan sa Central and Southern Luzon area. Ivan, sa ngayon ay baha pa rin sa ilang kalsada dito sa Cypress Village, pero mas mababa na ito kumpara kagabi. Sa ngayon nga ay nakakaranas na tayo ng pag-ambon dito, kaya naman panawagan ng mga residente e permanente nang masolusyunan yung kanilang problema para hindi na magpaulit-ulit yung kanilang sitwasyon. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.